katiripan para sa pamilya ng 47 years old na si Dang kung bakit tuluyang lumala ang kanyang kondisyon. Halos 7 taon kasi mula nang maaksidente si Dang, hindi na siya muling makalakad at nakapagsalita. Kaya ganun na lamang ang pag-aalala ng kanyang mga kapatid na umaasang gagaling pa ang kanilang ate. Narito ang kanilang kwento. Nakaupo lamang sa isang sulok, butot balat ang pangangatawan. Hindi na nakakakilos at hindi na rin nakapagsasalita. Ganito po ang kalagayan ng 47 years old na si Armida Bragas o Dang. Pangatlo sa anim na magkakapatid si Dang, simula nang magkaroon siya ng isang hindi pa karaniwang sakit, ang dating masayahin at masiglang si Dang, tila lantang gulay na ngayon. Kwento na nakababata niyang kapatid na si Amy, madalas niyang mapansin na nawawala ng balanse at natutumba ang kanyang ate Dang. Hinala niya, may kaugnay nito sa aksidenteng nangyari kay Dang noong 2013. Kagayan po nangyari yun, convoy ata sila nun sa tricycle, tapos biglang overtake na tricycle. Nagkaanuhan sila. Tapos si Ate Dang po, siya yung napuruhan. Sa trabaho namin, naririnig ko sa mga guard, sinasabihan na lang nila ako na, Ate Ami, si Ate Dang, bumagsak na naman. Ate Ami, si Ate Dang, tumumba na naman. Mula sa pagiging palatumba, unti-unting nanghina ang mga muscles ni Dang hanggang sa hindi na siya nakakilos at kalaunan ay hindi na rin nakapagsalita. Ani na magkakapatid, bukod kay Dang, ay mayroon din silang kapatid na hindi nakakakita simula ng ipanganak. Dumagdag ang isa pa nilang kapatid na na-stroke naman. Kaya halinhinan ang tatlong magkakapatid sa pag-aalaga. Yung pagbubuhat, kasi nasa akin yung lakas niya eh. Binubuhat ko siya pagka papalitan namin siya ng diaper, pagkalilinisan namin siya. Minsan pa nga tumumba na kaming dalawa sa sobrang bigat niya. Dagdag pa ni Ami, may ilang beses na rin silang nagpabalik-balik sa mga ospital sa kagustuhang malaman kung ano talaga ang sakit ng kanilang kapatid. At noong nakaraang taon, saka lamang nila nakumpirma na mayroong ALS o amyotrophic lateral sclerosis ang kanilang ate Dang. Yung mga ugat daw po ni Ate Dang na hindi na, may mga patay na, yung maliliit na ugat ni Ate Dang, hindi na nadadaluyan ng... Sa Pilipinas daw po, rare siya. Tapos baka daw po may 10% kami ng lahi namin na marriage, yung sakit ni Ate Dang. Ang amyotrophic lateral sclerosis ay isang progressive na sakit sa ating nervous system. Naaapektuhan nito ang mga nerve cells sa utak at spinal cord na nagre-resulta sa pagkawala ng kontrol sa ating mga muscles. Hanggang sa ngayon ay hindi pa alam ng mga doktor kung ano ang sanhi nito at sa kasamaang palad ay wala pang gamot na nadidiskubre para sa ALS. Siyempre po, kahit pa paano, hopeless. Pero lagi ko nga po sinasabi, by grace, by hope kami, yun po kami. Doon kami naninindigan sa Panginoon po malagi. Mahirap po, kung sa mahirap. Minsan nga po, gusto na namin bumitaw ng kapatid ko. Pero sabi ko, kapatid namin yan, kadugo namin yan, hindi namin pwedeng iwan. Kahit na kahit nahirap na kami magkapatid. Muli naming binisita ang bahay ni Nadang kasama ang ating volunteer doctor na si Dr. George Carpio. Salamat po. Hello po Ate Dang. Ako po si Dr. Carpio. Sa naging sakit po niya kasi ang tinatamaan kasi doon yung kanyang immune system. Sa ganito pong position, ito po yung kailangan nating iwasan, no? Yung pagmamanas. Siguro we have to elevate. So i-elevate po natin, ano? Lalo na pag pag nakahiga po siya. At least 45 degrees ipatong ho natin sa unan. Kasi po lahat po kasi ng yung bigat, nandiyan po. Oo, yan, nakaupo. Or pag ganito pong position, siguro lagyan po natin ng unan. Hindi po. Pasan po ito. Pagiging source po ng infection. Tingin sa akin. Pagkatapos magbahagi ng mga tamang pamamaraan sa pag-aalaga, ay agad na rin siyang sinuri ni Doc George. Thank you.
Makalipas ang isang linggo, muli naming dinalaw si Dang. Pero sa pagkakataong ito, nagsama kami ng ilang mga taong nais magbahagi ng tulong para sa kanila. Ganda nga po sa'yo, Ate Dang. Kumusta na po kayo? Ako po si Efren. Dalangin namin na sana gumaling kayo kaagad. Kasi bata pa po kayo. Nandito po kami para ibigay sa kanya yung pangangailangan niya sa adult diaper ng may budget. At ganoon din, meron din kaming grocery na palagay ko makakatulong to. O, hindi lang po yung diaper, pati po yung grocery. Malaking tulong sa magkakapatid na may sasagot na sa adult diaper ni Dang. At sa puntong ito, may mensahe si Ami sa mga taong may mabubuting puso. 2013. Ang Panginoon lang po ang nakakaalam. Siya po ang may hawak ng buhay. Hanggat kaya po, hanggat kaya namin, kalaban namin. Kung sino po yung may mga gustong tumulong sa amin, maraming salamat po sa inyo. God bless po. Walang magawa ang magkapatid na Ami at Amparo, kundi tanggapin na lamang na walang lunas ang sakit ng kanilang Ate Dang. Masakit man ito para sa kanila, malaking bagay rin ang nagagawa ng pagmamalasakit ng mga taong handang tumulong when the doctor is out.